Hello pong muli sa inyo, akin pong mga minamahal na kababayan. Magandang gabi, or umaga, or hapon, kung nasaan man po kayong panig ng mundo dito sa Pilipinas. Okay, ngayong gabi po, aking mga minamahal na kababayan, ang akin naman pong ibabahagi na topic sa inyo. E di, panibago na naman at inyo na namang masasaksihan ngayong gabi. At malalaman na naman ninyo kung ano baga ang mga ating tatalakayin sa gabi na ito. Okay. Ngunit bago natin po ito simulan, aking mga minamahal na kababayan, okay, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi na rin po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Para palagi po kayong update sa akin pong mga videos na i-upload. Okay. Alam ko sa inyo, lalo na po sa mga matatanda na inabutan pa si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na meron siyang isang programa na nagbabahagis ang ating pamahalaan noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng masustansyang tinapay. At ang tinapay na itong tinutukoy ko ay hindi pa po ito alam ng mga karamihan sa mga kabataan ngayon. Kaya ito nga po ang aking gagawing content ngayong gabi para sa inyo. Lalo na po sa mga kabataan na gusto nilang malaman kung ano ba yung tinapay na masustansyang aking sinasabi. Okay. Yung panahon kasi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nakita niya ang buhay ng mga Pilipino. Marami ang walang bahay, marami ang nagugutom, mas marami ang malnutrisyon. Kaya't gumawa ng hakbang ang ating pamahalaan noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. During of time, yun po yung panahon ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Yung sinasabi ko sa inyong tinapay, ito'y lubos na nakatulong sa mga Pilipino. Itong tinapay na to, galing din ito sa United States of America. Binahagi ito ng Amerika dito sa Pilipinas dahil nga napakalala ng malnutrisyon noong mga panahon at mga oras na yun. Yun ang natanging naiisip ng ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang nakita niyang solusyon ay yung Nutriban bread. Okay, yan yung sinasabi ko sa inyong masustansyang tinapay. Nutriban bread. Okay. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi, mga minamahal kong kababayan, Nutriban bread. Nutriban bread, also referred to as Nutriban or Nutriban, is a bread product used in elementary school feedings programs in the Philippines to combat child malnutrition initially as part of the United States Agency for International Development or USAID Food for Peace Program from 1971 hanggang 1997 and later as part of the Child Health Programs of various Philippine cities. The base bread of the original 1971 to 1997 program was designed at the Virginia Polytechnic Institute and United University between 1968 and 1970. It was made of a wheat blend and non-fat dried milk donated by the United States under the P&L 480 Title Food Aid. Okay. Binahasa ko muna. Totally, mamaya ko pa yan sa inyo ipapaliwanag. Binahagi ko lang yung paraan
yun nga, sabi sa pinaliwanag ko sa sinasabi ko sa inyo, initially as part ang Pilipinas simula 1971 hanggang 1997 ay ginamit na ito ginamit na talaga ito ng pamahalaan itong Nutriban dahil ito ang nakikitang solusyon ng ating pamahalaan. Okay. Ano ba yung naitulong ng Nutriban sa katawan ng mga Pilipino? Excuse me po. Ano ba yung naitulong ng Nutriban na tinapay o ng masustansyang tinapay sa mga Pilipinong kabataan noong panahon ng dekada 80 at dekada 60? Okay. Sa aking palagay, ang Nutriban bread ay napakalaki ng naitulong nito sa katawan ng sambayan ng Pilipino dahil nabawasan ng malaki ang nawala at malaki din ang nabawas sa malnutrition dito sa Pilipinas nung mga panahon na yun. Okay. Kaya't ito po, akin pong mga minamahal na kababayan, akin na pong ipapaliwanag sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Nutriban bread. Nutriban. Also referred to as Nutriban or Nutriban is a bread product used in elementary school feeding programs in the Philippines to combat child malnutrition. Initially as part of the United States Agency for International Development Food for Peace Program from 1971 to 1997 and later as part of the child health programs of various Philippine cities. The base bread of the original since 1971 to 1997 program was designed at the Virginia Polytechnic Institute and United University between 1968 and 1970. It was made of a wet dent door and non-fat dried milk donated by the United States under the PL 480 Title Food Aid. Okay. Excuse me lang mga minamahal. Yan. Sa unang paliwanag ko ngayon. Tinulungan ng Amerika ang Pilipinas upang mabawasan ng malnutrition sa pamamagitan ng paggawa ng mga Pilipino at Amerikano ng tinapay na masustansya. Nakwento nga sa akin ito ng aking ama na yung tinapay, pag bumili ka sa eskwelahan, ganyan siya kalaki at may ano siya. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong, sa panahon ngayon ni PBBM, ay talagang aking inuobserbahan kung maibabalik pang muli ang masustansyang tinapay, ang Nutriban. Marami kasing ingredients ang Nutriban. Mga gatas, gulay, and marami pang iba. Hindi yun hinaluan ng kung ano-ano. Talagang ang nilagay doon ay gulay at saka gatas. Eh masarap na yung tinapay na masustansya na yun. Almusal sa umaga, samahan mo pa ng kape. Oh, yun ang totoo. Eh ako kasi madalas ang kinakain ko, minsan hindi ako kumakain ng kanin na kinakain ko tinapay. So pag nagtinapay ako, batik meron akong, kung hindi kape, yung Energy Champion. Yun ang ginagawa kong kape sa umaga. Tapos nakaupo ko dun sa aming tindahan, nagmumuni-muni at nakikinig ng balita sa umaga, or kung hindi man nakikinig ng balita sa umaga, eh nakikinig naman ng music. Yan ang totoo. Basta't the best. Ang
pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, well, sa nakikita ko naman, maganda naman ang pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Romualdez Marcos Jr. Okay. Marami na siyang, kung maalala ninyo, sa kanyang ikalawang State of the Nation address, sinabi ni PBBM na kulang pa ang kanyang mga nagagawa para sa kanyang bayan. Totoo naman yun. Excuse me. Totoo yun. Well, baka humaba pa itong mga minamahal kong kababayan. Well, para sa akin, mga kababayan, the best pa rin ng Marcos. BBM. Sama-sama tayong babangon muli. Okay. Bago natin ito ipagdire-diretso, aking mga minamahal na kababayan, kung kayo lamang po ay bago pa sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay, ito po. Akin pong ipapaliwanag sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Nutriban bread. Nutriban. Also referred to as Nutriban or Nutriban is a bread product used in elementary school feedings programs in the Philippines to combat child malnutrition. Initially as part of the United States Agency for International Development or USAID or USAID. USAID Food for Peace Program from 1971 to 1997 and later as part of the child health programs of various Philippine cities. The base bread of the original since 1971 to 1997 program was designed at the Virginia Polytechnic Institute and United University between 1968 and 1970. It was made of a wheat blend flour and non-fat dried milk donated by the United States under the PL 480 Title Food Aid. Eh sana naman po mga minamahal kong kababayan, sa gabi na ito ay sana po may natutunan kayo sa akin naman pong ibinahaging topic ngayong gabi, yung Nutriban. Sana malaman din ito ng mga kabataan na wala pang alam sa panahon ng masustansyang tinapay, sa panahon din ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ayun lamang po, mga minamahal kong kababayan, at magandang gabi po at paalam po sa inyong lahat. Okay. Sa bagong Pilipinas, sama-sama po tayong babangon muli. Tayo po ay Pilipino, may isang diwa at may isa pong gawa. Marami pong salamat at paalam pong muli.